Hi guys, this is June from Pinoy Tech Tutorials. Our goal is to give you a better understanding on how your piece of Wi-Fi vending machine works. Para ikaw mismo, pwede kang gumawa ng sarili mong Wi-Fi vendo. Tapos ikaw na rin yung technician. Kung sa tingin mo para sa iyo yung mga ganitong video, mag-subscribe ka sa channel natin at i-click mo na rin yung notification icon para ma-notify ka tuwing mag-upload kami ng bagong video. This is the part 3 of our DIY Piso Wi-Fi Beginner's Guide. Ikakabit na natin yung mga indicator light natin. Power indicator light at yung ating insert coin indicator light. Pero bago yan, i-discuss ko muna sa inyo kung paano nadi-disable ni Raspberry Pi yung ating coin slot. Kasi essential yon sa paglalagay ng ating insert coin indicator light. Pwede naman natin siyang basta na ikabit. Pero hindi ba mas maganda kung naiintindihan mo kung bakit doon natin kinabit? So without further ado, let's get into it! Ito yung setup natin na gagamitin for testing. Tawag dito ay breadboard. Ginagamit ito ng mga estudyante for electronics project. And ito ang gagamitin natin for testing. As you can see, on the left side, meron siyang positive rail at may guhit siya na pula, dire-diretso hanggang dito sa ilalim. So, ibig sabihin, itong linyang ito, itong mga butas na ito, is connected hanggang dito sa dulo. And then, ito namang negative rail ay may linya simula sa taas, papunta dito sa baba. Ibig sabihin naman, itong padalawang row ay connected mula sa taas hanggang sa baba. So, titingnan nga natin itong set pin, ano nangyayari dito tuwing tayo ay nag-i-insert coin. Ang gagawin natin, ito yung ating jumper wire. Iko-connect natin siya dito sa ating ground wire ng ating coin slot. Iko-connect ko siya dito. So, since this is a ground wire, iko-connect siya dito sa ating negative rail. And then, ito namang red jumper wire natin. Iko-connect naman natin siya dito sa ating set pin. Like that. And then, iko-connect ko naman siya dito sa positive rail. Ganyan. Ito yung ating tester na gagamitin. Naka-connect lang siya sa alligator clip at tapos ang dulo niya ay jumper wires. So ilalagay ko lang siya dito sa negative terminal ng rail at yung red niya ay sa positive terminal ng rail. Para saan to? Para matingnan natin kung ano ba ang ginagawa ni set wire. Paano niya na-disable, enable yung coin slot. Parang magic, di ba? Pagka nag-ano, tsaka lang siya gumagana pag may nag-i-insert coin. Tapos pag wala nag-i-insert coin, hindi siya gumagana. Paano kaya yun nangyayari, di ba? Gusto ko yun ipakita sa inyo para mas alam nyo yung ginagawa nyong build. Kumbaga kahit hindi kayo electronic enthusiast or hindi kayo talaga electronically inclined, at least may idea kayo kung paano nadi-disable ni Raspberry Pi itong ating coin slot using the set pin. Okay, pakita ko na sa inyo. Ready na tayo. Ito yung ating cellphone. I-click ko yung ating insert coin. Okay. And as you can see, meron palang dumadaloy na 3.2 volts doon sa ating set pin. Yun pala ang nangyayari. So, ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pwede pala natin siyang lagyan ng 3 volt na ilaw. Kasi may 3.2 volt siya at meron tayong LED light na 3 volt. So, pag nilagay natin siya dito, posibleng umilaw tong ilaw na to. Check natin. Lalagay ko yung black wire sa ating negative rail. And then, lalagay ko yung red wire sa ating positive rail. Okay. So, as you can see, may ilaw na siya. And if ika-cancel ko tong insert coin natin, ika-cancel ko to, mamamatay yung ilaw niya. Ito na yung indicator ng coin slot nyo. Pagka nag-insert coin si customer, meron na kayong indicator na ilaw na maghuhulog na si customer. I'll cancel. I'll press insert coin again. Okay. So, malinaw kay customer na pwede na siyang maghulog. Pero, may catch dyan mga sir. Kasi sa electronics, para gumana ng maayos yung ating mga microcontroller, ang pinaka-minimum logic voltage niya ay 3.2 volt. Pero pagka nakailaw yung ating LED light, tingnan nyo yung volt natin, meron pa ba tayong 3.2 volt? Wala na po tayong 3.2 volt. Kinain na po ng ating LED light. So kung basta mo ilalagay yung LED na 3 volt mo dyan, pababa yung voltahe, posible na magloko yung iyong coin slot. So paano gagawin natin? Paano natin malalagyan to ng LED light nang hindi kinakain yung voltage natin? Ang gagawin po natin, maglalagay po tayo ng resistor. Lalagyan po natin ng resistor yung LED light natin para hindi masyadong humatak ng voltage. Tingnan natin. So yung kabilang dulo ng ating resistor, ilalagay ko dito sa negative rail yung isa dito, and then yung ating negative ng ating LED dito ko naman ilalagay. Tapos tingnan naman natin ngayon kung ano nangyari nung nilagyan natin ang resistor. I'll click on insert coin.
Okay. So as you can see, we still have 3.2 volt and then meron din tayong ilaw. So 3.2 volt pa rin yung ating kuryente pero may LED light na tayo. Ayan na. Yan yung fix doon. Huwag kayong maglalagay basta ng 3 volt dyan na rekta kasi hahatakin niya yung kuryente. Pag hindi mo nakita na kinakain niya pala yung kuryente, posibleng magloko yung coin slot mo. So ganyan ang gagawin natin. Kakabitan natin ng resistor itong ating green LED para hindi niya para makapagbigay ng stable na 3.2 volt yung ating set pin. At the same time, meron na rin tayong indicator light na pwede na maghulog si customer. If you're wondering naman kung paano naman yung indicator na naka-on na yung ating Wi-Fi Vendo, gagamitin naman natin itong red LED light para sa ating on-off indication ng ating Wi-Fi Vendo. Itong LED light ko na to, this is rated for 12 volt. So, saan naman natin ito i-coconnect? So, itong red naman, tinanggal ko na siya dito sa set pin. Ikakabit ko naman siya dito sa red ng coin slot. So, as you can see, ayon sa ating voltmeter, meron itong 12.22 volt. Itong LED light natin, dito lang din naman natin siya i-coconnect. I'll just put it here on the positive rail and then yung black niya sa negative rail. Okay, so guys, as you can see, may ilaw na yung red LED light natin. So, ito na yung gagamitin natin, indicator ng ating vending machine na naka-on na siya. Okay guys, so ang una natin gagawin, lalagyan natin ng resistor yung ating green LED light. So, paano ba natin siya ilalagay? So bali, kakat ko yung wire dito, tapos dudugsong ko yung resistor dito. Okay guys, so ready na yung mga LED lights natin. Pero bago natin ikabit yung mga kable, gusto ko muna pakita sa inyo kung ano yung magiging connection para hindi kayo malitok kapag pinutul-putul ko na yung mga wire. Okay, so ito pa rin yung ating wire papunta sa ating coin slot. Hindi ko pa yung ginagalaw. Ito pa rin yung ating set pin. Hindi ko pa rin yung ginagalaw. So ang mangyayari, lalagyan natin sila ng green LED at red LED. Green for the insert coin indicator light. Red for the power on indicator light. Itong green indicator light, yung positive wire nito ay pupunta dito sa set pin. Tapos yung red indicator light, ang positive niya ay pupunta dito sa positive ng coin slot. Okay? And then yung negative, yung parehong negative ng green and red indicator lights ay pupunta, magtatagpo sila dito sa negative ng coin slot. Pareho yan, tatakbo yan pareho dito. Papunta sa negative ng coin slot. So, ganyan yung magiging connection. So, ikakabit ko na lahat ngayon yan at isosolder natin. Papakita ko lahat sa inyo. Okay guys, so as you can see, ready na tayo para isolder yung ating green LED light. So, yung positive ni green LED light ay pumunta sa set pin. Tapos, ito yung ating JST connector 2.0. Nagsama sila, tapos i-connect natin sila sa JST connector 2.0. Ganyan dapat. Huwag nyo kakalimutan maglagay ng heat shrink. Pag na-solder nyo na ito, hindi nyo malalagay ng heat shrink wrap. So, ngayon pala, ilagay nyo na itong heat shrink. Thank you.
Okay, yung positive ng green LED ay na-connect na natin sa ating set pin. At connected na rin ito sa ating JST connector. Okay. So, yan yon. Yan yung magbibigay ng indicator light ng insert coin. Next is yung ating power indicator. Kung nyo kakalimutang maglagay ng heat shrink wrap, huwag nyo kakalimutan para pagka natapos kayo mag-solder, malinis yung gawa nyo. Hindi nyo kailangan maglagay ng electrical tape kasi pangit tingnan ng electrical tape eh. So, na-connect na natin yung mga wires. So, as you can see, medyo nakakalito na kung saan sila nagpunta-punta. Kasi dikit-dikit na sila ngayon. Try ko pa rin siya ulitin. Tapos, ulit-ulit ako, no? So, kasi maintindihan nyo talaga ito eh. Okay, so, ang general rule is yung ground ay magsasama-sama. Ground ng green light ay kasama ng ground ng red light. Tapos, ay sila ay magkasama sa ground ng coin slot. So, lahat ng ground magkakakonekta. Dito sila nagpanapanagpo. And then, yung positive ng green LED ay pumunta dito sa ating set pin. Positive ng red LED ay pumunta sa positive ng coin slot. Okay? So, right now, pwede na natin itong testingin kung tama ba yung ginawa natin. Hindi muna natin kakonek yung coin slot para maganda yung layout. Sinaksa ko yung 12-volt power supply and as you can see, may ilaw na tayo. Meron tayong indicator na naka-on si piso wifi natin. So, ang tetestingin natin is itong ating coin LED. Yung ating indicator ng insert coin. Okay guys, so ready na tayo. Itetest na lang natin yung ating insert coin indicator light. Connected na ako dun sa ating piso wifi. I will click on insert coin. You will see indicator light natin ay nag-ilaw na ng green. So, I'll cancel. I'll press on insert coin again. Cancel. Insert coin. And as you can see, meron na kayong indicator light ng inyong insert coin. Guys, so that will end our beginner series. As you can see, hindi na nga to dapat kasama sa beginner series.
kasi meron ng soldering involved. Kailangan nyo na talagang bumili na soldering iron. And next videos natin will do more advanced builds and we'll talk more about the software. And speaking of software, meron kasi mga nagtatanong paano daw yung licensing. So yung Adobe PySoft licensing po natin is one-time payment. Isang beses lang nyo po yan babayaran. Pasa-pasa na po yan hanggang kaapu-apuhan nyo. So kung tutusin po, hindi po talaga mahal ang software, hindi po mahal ang lisensya. Kasi po yan ay habang buhay na nasa inyo na at libre po yung mga updates na ibibigay sa atin ng developer. Pera na lang doon sa e-loading kasi meron doon kasaling third party. So talagang magkakaroon po siya ng konting fee. Mag-shoutout lang tayo doon sa ating mga top comments. Hindi ko kayo may isa-isa pero yung mga nag-top comments, i-shoutout natin. Kay Sir Arnold Bantilan, sabi niya dito, napawaw ako, very detailed. Sobrang salamat ng marami, sir. Salute. Kay Sir Edwin Redondo, sabi niya, napakagaling mong magpaliwanag, malinaw at madaling maintindihan. Keep helping others at sana marami pang kayong ma-share. Thank you, Sir Edwin Redondo. Sa mga nanonood sa atin, please huwag kayong mahiyang mag-share ng video natin kasi this video is made for sa mga gustong mag-build ng piece wifi. Yung mga walang ka-idea, wala silang makunan ng information kung paano ba gawin yung piece wifi. So kung nakita nyo tong video na ito, sana tulungan nyo rin sila. I-share nyo yung video natin para matuto din silang gumawa ng piece wifi. Hey sir, Jonan Beet. Galing sir, andaling sundan. Thank you po. Thank you din sir. Ginawa ko talaga itong video nito na simple, na nasa isip ko ay mga baguhan talaga yung manonood. Mabuti naman at nagustuhan nyo. Shoutout din kay Kuya Christian TV. Sabi niya dito sa comment niya ay, tagal ko na sa YouTube pero ito ang pinaka the best na tutorial. More power. Also planning to build and sell. Sana sir, pati yung mga parts makabenta din kayo. God bless. Hi Kuya Christian TV. Yes, we're planning to sell po ng DIY kits and lahat ng parts siguro ng piece of wifi will do it after the lockdown. So sana suportahan nyo din po kami. Makakatulong po ng malaki yun dito sa ating channel. Makakapag-produce pa po tayo ng mas magagandang tutorial videos. Banggitin na natin yung mga notable na questions ng mga nagko-comment, no? Hey, Sir Big James Show. Tanong niya dito, advisable po ba na may relay module or kahit wala na? Actually, ang dami nagtanong nito tungkol doon sa wiring natin. Wala kasi tayong ginamit na relay. Well, actually guys, ang reason kasi kung bakit may relay is, nung unang-una nagbibuild kami ng piso wifi, hindi pa namin alam na pwedeng i-disable yung coin slot using the set pin. Yun kasi yon. Kaya meron pang relay before. Tapos yung mga nakikita nyong diagram sa internet ngayon, luma na yan. Yan yung dating-dating diagrams na ginagamit. Hindi ko sinasabing hindi nyo na pwedeng gamitin yan. Pwede nyo pa rin yan gamitin. Tama pa rin yan. Up to date pa rin yan. Kaya nga lang, yung pinakita ko sa video ay mas pinili ko yung build na yon kasi mas kokonting wiring. Hindi kayo masyadong malilito. Yun lang yon. Pero kung gusto nyo maglagay ng relay, walang problema yan. Sundan nyo lang yung diagram nakikita nyo dyan sa internet. Tama pa rin yan. Next commenter si Sir Jason Bryle Bantolino. Sabi niya dito, sir, mas maganda bang walang custom board? Ang hirap sagutin ng tanong. Hindi, actually hindi. Mas okay kung may custom board. Para saan ba yung custom board? Sagutin natin once kasi ang dami nagtatanong eh. Ang custom board ay ginagamit upang malesen yung mga wirings nyo. Okay, so yung mga jumper wires, yung mga DuPont wires natin, wala na yan pagdating ng custom board. So, maganda ba siya? Actually, maganda siya. Kaso ang tanong, may budget ka ba? Kasi yung mga custom boards is like 1,000 pesos yan. Siguro, bababa yung mga 900, ganyan. Pero, yung DuPont wires, magkano lang yon? Siguro, 5 piso, 3 nun, 15 pesos. So, depende ako may budget ka. Kung may budget ka talaga. Tsaka kung pansarili lang, halimbawa, dyan lang sa bahay mo ilalagay yung piso wifi mo, hindi ka naman magbebenta. Huwag ka na mag-custom board, sir. Kasi, alam mo na naman kung paano i-troubleshoot yun eh. Alam mo na rin kung paano gawin. Ikaw mismo nag-build yan eh, di ba? So, hindi mo na kailangan talaga ng custom board. Depende yon kung may budget ka, sige, mag-custom board ka. Kung gusto mo makatipid-tipid, edi mag-ganyan lang gawin mo sa build natin. So, yun yung mga comments natin, guys. Huwag kayo mahiya mag-comments. Mag-comments kayo dyan sa baba para matry kong sagutin, kung hindi man dito sa video, sagutin ko kayo sa comment section. And yung mga nagko-comment sa Facebook, ang dami rin nagko-comment na magaganda sa Facebook, sana i-comment nyo dito sa YouTube. Kasi sir, iba yung stats ni YouTube. Pag nakita kasi ni YouTube na marami nag-i-interact doon sa video, mas pinakikita niya sa tao tong video natin at natutulungan yung channel natin na dumami yung makapanood sa atin. Pero maraming salamat sa mga nagko-comment sa Facebook. Hanggang dito na lang mga sir. See you on my next video. Peace out.